Guys, guess what? Murder ako ulit. Ako naman ang umorder this time. Kasi nga, nung nalaman ko na may bulaklak sila, tapos hindi umorder si Daddy, umorder ako ng bulaklak. And also the roasted marrow, kasi kauti lang din nakain ko. Si Daddy tsaka si Kuya. Ang nakain ko lang na marrow, yung dun sa nilaga, sa bulalo. Okay? So actually, andito pa yung bulalo. Kasi kahapon lang to. Ayan. Yee, sarap. Okay, tas ito na lang. Yung sisig pala, Dad. May sisig pa. Tapos, umubos na. Ubus na pala. Sorry. Tapos, ito, umorder ako ng nilaga. And actually, this time, guys, medyo natapon. Pero nag-sorry yung delivery, yung rider. This time, hindi na yung owner yung naghatid eh. Yung rider, nag-sorry siya. Kasi siya yung nakatapon nung sabaw dahil daw yung dinaanan niya daw super malubak. So, ayan. I'll transfer this one lang. Shucks, Daddy! Look at this, guys. Isang order lang to, ha? It's 150 pesos only. Ito, proof. Ito yung resibo, guys. Bone marrow, 200 kasi 100 yung each. Yung bulaklak, 100. Yung nilaga, 150. And look at this, guys. Maniniwala ka bang 150 lang to? Ang dami niyang laman. Tignan mo naman, Dad. Ang daming laman. Ang wala lang, ang wala lang sa nilaga, of course, is the bulalo because it's not bulalo. Tapos, ito yung sabaw niya, guys. Sabaw, tapos what's this? Ay, oh my gosh, yung suka. Tapos may sili, yung suka nung ano, bulaklak. Shucks, I can't wait to eat. Wait lang, guys. Ayan na, guys. Ayan, pin-repair ko na. Nilagay ko na siya sa bowl. Ang dami niyang sabaw. So, kahit natapon siya nung rider, ang dami pa rin nung sabaw. And the roasted marrow. And hindi ako papayag kasi na, yun nga, hindi ko matikman tong bulaklak nila. Makikita nyo may mga ano siya, may mga onion, may sili, okay? So, eto, gusto ko ito para mukhang malutong ito eh. Okay? Actually, guys, hindi siya yung malutong na parang chicharon. Okay? Sa hawak pa lang ah, hindi pa nakatitikman. Etong sili kasama sa kanila yan. Hindi ko pa pala natitikman yung chili garlic nila. Ang sarap niya. Akala ko hindi siya malutong. May part siya na malutong, guys. And hindi siya yung parang litid na... Kasi may mga nakakain akong chicharong bulaklak na hindi kumakain. Ang sarap. Hindi na ako makatiis, guys. Tinikman ko na kasi hindi pa nakasaing. Wala pang kanin. So, nagsaing pa lang. Hindi na ako makatiis. Ay, ang sarap siya. Samahan ko nung ano. Sorry, ha, nagkamay na ako, guys. Samahan ko nung onion. Ang gait kayo. Dinig nyo ba, guys, yung crunch? I don't know, guys, kung naririnig niya, pero may crunch siya talaga. Wala, baka mabusog na ako. And guys, natikman ko na yung sabaw. Hindi siya matabang. So, iba talaga yung lasa ng nilaga. And you know, and you know what, guys? Kasi nung nag-order ako, and di ba I posted the review of the 55 pares, and the owner of the 55 pares, actually, nakita niya yung review and parang sobrang natuwa siya and at the same time, he was thankful for
us being honest, na yun nga yung sabi nga namin kasi 'di ba yung sabaw medyo matabang. So parang super nice talaga yung owner niya. Talagang sabi niya parang as much as possible they want to cater to everyone's palate. Yung kumbaga, yun nga kasi sabi nila, meron naman silang customer na yun nga na sinabi naman daw na ayaw ng masyadong malasa or ayaw ng maalat or ayaw ng may paminta or something. So, yun nga, naiintindihan ko naman yun kasi guys, iba-iba naman tayo ng panlasa, di ba? So, sabi ko na nga, parang you really can't please everybody, di ba? So, parang siguro kunin na lang nila yung comment nung majority. Yun nga, yung majority na lang. So, parang yun nga, they're thankful din na para for them to improve more, para gusto nila yung mga ganung feedback. So, eto, this one, I think magugustuhan na to nila Akira. Kasi, ano na siya, yung malasa na siya. And, yun nga, siguro, yun nga, sabi ko nga din, na parang, siguro you can ask your customers na lang kung gusto nila ng medyo maalat ba yung sabaw, or gusto nila ng medyo matabang. Kasi they have like, they have old customers din, as in old yung matanda na, na ayaw na nung malasa nga yung, malasa yung food, ayaw nung maalat, ayaw nung masyadong malasa. So, parang they're just trying to cater to their customers, kung ano yung gusto ng customer talaga nila, which is nakakatuwa kasi diba, yun naman talaga ang dapat na importante sa mga yung sa mga business owners, diba, yung needs ng mga customers mo, yung dapat na priority mo, diba, unlike yung mga iba nga na, yung mga ibang stores nga guys, na yung pag sumisikat na, pag nagkakaroon na ng maraming franchise yung ganun, napapabayaan yung quality. Dahil nga kailangan nila na, syempre kailangan nila mabilis ang production, di ba? So parang ang nako-compromise kasi yung quality. Natin si Ate this time. So this is the nilaga. Ah, babe. Ay, wait. Sandali lang. How is it? Nasabaw. Sabaw. Better than yesterday? Better than yesterday. Okay. So, ano? Yung meat, okay na. Okay, sarap yung meat. So, the sabaw is still kulang pa sa lasa for you? Oh my gosh, grabe guys. Medyo maalat na siya talaga. Matabang pa rin sa kanila. Sa akin, okay na siya talaga. Kahapon talaga, alam ko talaga, medyo matabang. Ito, malasa na siya guys, pero sa kanya, si Dix na lang try. Dix! Okay. Come here. Yeah, review. Oh, this time you taste this. This is nilaga na. Dito ka sa likod ko. So that they can see you. It's tasty. Ah. No. Ha? No. Sarap na. Mag. This is nilaga na. So masaya, masarap na for you. Mm-hmm. Kay Ailey medyo matabang pa daw. Ah, hindi daw. Masarap. Yan. So, siya talaga ang OA talaga ang panglasa. So, okay na. Means perfect. I have more sarap. Taste buds. Ah! More taste buds daw siya. Ayan. Panalo na. Ang sarap. So, masarap siya, guys. So, siya lang ang matapang talaga yung panlasa. So, okay na kay Dix. Masarap siya. So, by the way, guys, ang hindi ko pa pala nare-review is the chili garlic. Pero si Daddy may review na siya. Sobrang sarap daw, naubos na daw yung isang ganito. Sobrang perfect daw sa bulalo, as in. Ano ilalagay mo sa mismong bulalo? Hindi lang sa bulalo eh. Masarap siya ihalo sa kahit anong ano niya. Ay, kahit saan? Kasi malutong. Ano inano mo yung pinaka-oil? Malutong yung garlic niya eh. Sarap. Ah, malutong. Ah, talaga? Ay, yung mismong ganun, ginano mo? Hindi sobrang anghang? Sa kanin. Tinapings niya daw sa kanin, masarap, guys. Promise. Masarap daw. I wanna try it, sabi ni Dad masarap. Ang hirap, hindi ko dala yung tripod ko. Hindi ko pwede pakita si Dad eh, kasi ang dubyot niya daw eh. Naghugas siya ng pinggan, guys. Naka-sando lang siya tapos. Nag-workout ako. Nandito pala yung tripod all the while, pero kinuha ni Dix yung tripod. And by the way, guys, kung manonotice nyo ang liwanag na, no? Pinalitan ko na yung ilaw nung, ano, nung ceiling fan. Ang problema lang, hindi na mailagay yung takip. Kasi yung kasama niya, yung bulb niya sa loob, kailangan maliit lang kasi meron siyang cover. Kaya pag nilagyan mo ng mas malaking bulb, hindi mo na malalagay yung cover. So okay lang, sabi ko okay lang kasi
Ang dilim, di ba? Kita nyo yun, guys, yung review ko nung sa 55. Yung una kong review, ang dilim. Lagi pagka dito sa dining yung setting, madilim. So, ayan, maliwanag na siya. So, ngayon kakain ako. Ito yung bulalo dun sa bulalo kahapon. Sama ko siya. Tapos yung chili, gagamitin ko na yung chili. Ano to? Chili garlic. Ay, grabe, guys. Ang wow! May bagulay. May patis na may kalamansi pa rin ako, guys. Ba't hindi niya sinabi si Mookie? Oh my God. Guys, ang sarap. Ayun ako. Ang sarap din yung chili garlic niya. Ang sarap na niya, guys. Ihalo. Ulam din siya. Kasi mo chili garlic toots. Hindi ko na naman makakain yung roasted siguro. Yung roasted utak. Bakit? Eh kasi ito yung kinakain ko yung nasa bula, yung sa bulalo kahapon. Mama, over-over naman ako. Hindi sila kumakain, guys, kasi kumain na sila kanina. Bago kumorder, kasi sabi nila, hindi mo kasi sinabi umorder ka pala. Eh, surprise ko nga dapat. Ako yung na-surprise. Kasi wala na tuloy ako kasabay kumain. Pero, natikman naman nila. So, ayan. Meron naman tayong review ng buong family. Naubos mo ni Yema Cake? Ano ko naubos na kalahati mo na agad? Sinawisan ako. Bukod sa mainit. Chili. Sarap. Mahilig ako kumain. Hindi lang talaga ako tumatabi. Magsasawsawan pa rin ako, guys. Malasa na siya talaga. Kaya lang ako talaga, personally, hindi ako nakakakain ng walang sawsawan. Lahat ng pagkain, kailangan lagi ako may sawsawan. Kahit, kunyari, maalat na siya. Ang gagawin ko, yung alam mo yung parang, basta maganon ko lang yung kutsara ko sa sawsawan, okay na ako. Parang, I don't know if it's psychological, pero mas masarap yung kain ko pagka yung meron akong sa lahat ng kinakain ko, lagi ako may sawsawan. Patis na may sili, suka na may sili, ganun lagi. So, ayun. May nanasahan ako matamis. Saba. Saba? Lalo saba ko eh. Hindi, parang dun yung nanasahan ko, parang doon sa chili garlic eh. Nag-morph si Aerith eh. Dad. Malis na si ate. Ayun. By the way, guys, fun fact pala. Kasi nabasa nga nung, since nabasa nga, ay nabasa, napanood ng owner yung review na ginawa ko. Diba, I have a question there. Ano yung dinakdakan? Hindi kasi ako familiar. So, dinakdakan daw is the grandfather of Sisig. So, parang pareho din. So, parang it originated in Pampanga daw, something like that, or in the north. Tapos parang the sisig is more on, ano, toasted, parang crispy siya, ganun. Tapos parang hanggang sa nagkaroon na siya ng iba't ibang version yung sisig. Ang difference nga daw na dinakdakan, tama yung sinabi ni Daddy nung dun sa review ko, may utak yung dinakdakan. So, yun yung difference niya. So, ayan, thank you sa information po, sir. By the way, shout out, Sir Jelly Boy. So, sila yung owner ng 55 Pare, super bait, Sir Jelly Boy Gulaman, and Ma'am Janice Ramos. So, hi po, ayan, thank you. Really, sobrang
thumbs up po sa 55 pares nyo and more power to you po talaga. And super sarap po. This is liquid na. I'll give it to Nia. Nia. Yan nga yung masarap eh. Ayun po kasi ng liquid. Gusto mo? Even Toots. Thumbs up, Toots? Thumbs up! Bilis! Ano? Juklo up! Juklo up! Yan. Ay nako, hindi. Lumapit na. Hindi nakatiis. Lumapit. Ito guys. I wanna try this. Hindi ko siya uubusin na kasi gusto ko baka ma-stroke ako. Pero, may sinasuggest si Daddy. Lagyan ko daw ng yung ginawa niya. Lagyan niya ng chili, garlic, yung roasted bulalo. Sandali, ano ba yung bulalo? Yung bulalo ba yung luto o itong part na to? Bulalo is yung luto. So, bone marrow lang to. Ang tawag dito. Bulalo to. Akala ko yung... Para ganun na rin yung luto. Hindi, kaya nga, ang akala ko kasi, yung bulalo is luto. Kumbaga parang sinigang, nilaga. Kasi baka mamaya mali tayo. Laging tawag natin dito, bulalo. Pero... Which is bone marrow lang siya talaga. Yummy. This is the chili ah. Itong side lang muna yung nilagyan ko kasi ito lang yung kakainin ko pa muna. And tingnan nyo guys, halat ang galing sa ihawan. Galing siya talaga, ihaw siya talaga. Nandiyan pa yung kanyang... Oh my gosh! Tingnan nyo guys. Ano siya? Parang may crisscross na hiwa siya. Cholesterol, here I come. Oh, look! Ay, sarap. Guys, naputol yung ano, kasi lobat na ako. Pero, ayan. Sabay natin sa kanin. Wala akong masabi talaga. Sobrang sarap siya guys. The best. Pag may kasamang chili. I told you, Dad, yung nalalasahan kong matamis, dun siya sa may chili, garlic. May parang may sweet side siya guys. Kaya, alam niyo, sweet, tapos spicy, tapos yung garlic flavor, ang sarap. Masarap siya. Sabi ko na dito ko nalalasahan yung parang may tamis. Yan, yeah, nandun si Kuya. Mag-workout daw siya yun. Asan yung ano? Bulaklak, suka. Bilis, 1% na lang ako. Ay, rice, mag-rice ka? Ah, chili. Sarap, Kuya. Wala. Hindi na siya nakapagsalita. So there, guys. That's my second review for the 55 pares for their bulaklak and nilaga. So, for our first review kasi, di ba, yung bulalo and yung sisig and dinakdakan and yung pares. So, this time, yun nga, yung nireview naman natin is yung nilaga and their bulaklak. And panalo pa rin as always. So, I hope you guys could try their food. So, ayun lang guys. We're almost sleeping na. Day off na. It's already... Friday! Thank God it's Friday! And tomorrow, walang pasok. So, this review that I made was actually made yesterday, but the other day. Yesterday pala. Tama, that was the day before yung first time namin na ano. So, yun guys. Thank you all so much for watching again. And please, please don't forget to subscribe and hit that like button. Bye guys!